ang aso na nagligtas ng libo-libong buhay sa panahon ng unang digmaang pangdaigdig, sumabak sa 18 buwan na pakikidigma at 17 labanan sa Western Front. Sino si Sergeant Stubby? Pero bago natin simula, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Stubby ay unang namataan na pag-alagala sa bakuran ng Campus Yale University sa New Haven, Connecticut noong July 1917. Habang ang mga miyembro ng 102nd Infantry ay nagsasanay, animo sinasabayan ni Stubby ang mga sundalo sa pagsasanay ng mga ito. Kabilang dito si Corporal James Robert Conroy na nag-aalaga kay Stubby. Kahit pagod na sa pagsasanay, si Corporal Conroy ay nagagawa pa nitong makipaglaro kay Stubby pagkatapos ng mga pagsasanay nito. Naging mabuting magkaibigan si Stubby at Conroy. Kaya naman masakit para kay Corporal Conroy ang iwan si Stubby dahil nalalapit na ang pagsabak nito sa digmaan. Ipinuslit ni Conroy si Stubby papasok sa barko. Itinago niya ito sa kanyang overcoat. Ngunit matagumpay man niyang may pasok si Stubby ay agad naman itong nabisto ng kanyang commanding officer. Dahil sa ginawang pagsaludo ni Stubby sa commanding officer ay natuwa ito at pinayagan si Stubby na manatili at naging unofficial mascot ito. Si Stubby ay naglingkod sa 102nd Infantry Regiment sa mga trenches ng France sa loob ng 18 buwan at nag-participate sa 4 na opensiba at nakidigma sa 17 labanan. Pumasok sa pakikidigma noong February 5, 1918 sa Chemin des Dames sa north of Soissons. Sinasabing ang lugar na ito ay araw-gabing nasusunog sa loob ng 4 na buwan. Noong April 1918, ang araw ng pagsalakay ng grupo ni Stubby upang bawiin ang Seychefray. Si Stubby ay nasugatan dahil sa pagsabog ng granada habang papatra sa mga German. Nang siya ay gumaling, ay bumalik ito sa trenches upang makidigma. Sa unang taon ni Stubby sa labanan, si Stubby ay lubos na napinsala dahil sa mustard gas attack. Noong gumaling ito, ay binigyan siya ng gas mask na nakadisenyo para sa kanya upang maprotektahan ito sa mga gas attack. Napakahalaga ni Stubby sa digmaang iyon. Siya ay nagbibigay babala sa kanyang unit sa ginagawang gas attack ng mga German. Siya din ang naghahanap sa mga sugatan nitong mga kasama. Dahil sa talas ng pandinig ni Stubby, naririnig nito ang mga incoming artillery shell. Kaya nakapagbibigay babala siya sa mga kasama nito, kaya nakakapagtago ang unit ni Stubby upang mabawasan ang pinsalang dulot ng artillery attack. Ang pinakatumatak sa kagitingan ni Stubby ay ang pagkakahuli niya sa isang German spy sa Argonne. Dahil sa mga nagawa ni Stubby, siya ay nabigyan parangal at napromote bilang sergeant. Nagpatuloy sa pakikidigma si Sergeant Stubby. Muling napinsala sa bandang chest at leg si Stubby dahil sa granada. Pagkatapos ng digmaan, inuwi ni Robert Conroy si Stubby sa kanyang bahay. Naging instant celebrity si Stubby, humarap sa mga sikat at matataas na personalidad tulad ng presidente ng US na sina Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, at Warren Harding. Naging maganda ang buhay ni Stubby pagkatapos ng digmaan sa pangangalaga ng kanyang kaibigan na si Robert Conroy. Nasawi si Sergeant Stubby bunga ng katandaan habang ito ay natutulog noong March 1926 sa edad na 10.